lahat ng saan tinagpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at tapay pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magandang tanghali po, Father. At welcome po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapestahan ni San Alfonso Maria de Ligori. Siya po ay isang obispo at pantas ng simbahan. Isa siyang lawyer turned theologian na siyang founder ng Redemptorist Fathers. At bilang pari, nakapagsulat si San Alfonso ng higit sa 100 akda sa theology at buhay espiritual. Isama natin sa ating mga panalangin na matuto tayo din kung paano makamit ang mas malalim na kumpiyansa sa Panginoon tulad ng sinasabi ni San Alfonso na ang panalangin ang magsisilbing gabay upang makamit natin ang tunay na kabanalan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala sa pangamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises ng tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayong malayo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita'y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula ro'y makikipag-usap sa kanyang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng toldang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumababa sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harap ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangakong maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nanikluhod si Moises at sumambas sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ang Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Abalangkas niya't utos kay Moises ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
buto na tanim ni Yeso Kristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhagang tungkol sa masasamang damo sa bukid." At ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog iyon, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang mga may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Kayo po ba'y nakakain na ng tanghalian? Oh, kita sa mukha ng iba, nakasimangot, no, at gutom na. Sana sa mga sandaling ito ay puspos kayo ng saya at kagalakan, no? Masaya kahit nagugutom. Pero may pangako ang ating banal na pagdiriwang ngayon na pag natapos to ay bubusugin tayo ng kanyang mga salita at pakakanin ng kanyang katawan sa anyo ng tinapay o banal na komunyon. Kaya dapat tayo palaging masaya kapag nagdiriwang o dumadalo ng Santa Misa, sapagkat ito yung pagkakataon na maramdaman natin na ang ating Panginoon ay kasakasama sa kanyang mga salita at sa ating mga pakikinig, no, pakikibahagi sa banal na misa. Kaya dapat po tayo ay nakangiti kapag nasa loob ng simbahan, no? Eh, wag namang ngingiti na kahit ang istorya ng pare ay nakakalungkot. Iba na yon, no? At wag tawa ng tawa kahit walang dahilan. So alam ko na ang marami sa inyo na narito ngayon ay may mga first time, no? Sino po ang mga first timer dito? Pakitaas po ng kamay. Pakitakip din yung kilikilit, baka may sumingaw. Okay. So, maraming salamat po at welcome. Palakpakan po natin yung ating mga kapatid, no? So, alam ko na ang iba sa inyo ay galing pa sa iba't ibang lugar o probinsya o kalapit probinsya. Ang iba naman ay mga balikbayan na talagang pinili na ang oras na ito ay mailaan sa pagbisita sa dambana ni Santo Padre Pio. At sa mga sandali din pong ito ay meron din tayong mga kapatid, no, na nakatutok sa FB Live kung saan sila ay kasakasama rin at nanonood, nakikinig sa Santa Misa, lalo na yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, yung mga may sakit, no, yung mga hindi na nakakaalis ng kanilang mga tahanan. So magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi
or maayong udto dito sa mga taga Cebu na karon ay nagtan-aw sa atong misa, no, sa ating santos ng misa. So maayong udto po diha sa akong mga community dito sa San Alberto sa Talamban sa Cebu. So Tagalog po ako, kaya lang dito ako na-assign for 3 or 4 years, no, o 6 years. So tayo po ngayon ay nagkakatipon dahil alam ko na ang marami sa inyo ay may tanging kahilingan at inilalapit na intensyon o panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Lalo na yung may mga karamdaman, may mga sakit, may mga pinagdadaanan sa buhay. Ang marami sa inyo ay talagang deboto na ni Santo Padre Pio. Nakapagmalapit at palagi nagsisimba dito ay hindi na lamang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi maraming beses na bumabalik. Hindi dahil may hinihingi pa sa Diyos o kay Santo Padre Pio, kundi pagpapasalamat. E tayo po ba o kayo na narito ngayon, sino ang may daladalang pasasalamat na panalangin kay Padre Pio? Marami po ba sa inyo ang gusto magpasalamat? Ayan, thank you. Mga nakapasa sa board, mga napagbigyan, no? Hindi ko alam kung ano ibigay sa inyo, pero natugunan ang inyong mga panalangin. At para doon sa hindi pa nare-receive o natatanggap ang kanilang mga kahilingan, huwag tayong mainip o huwag kayong mainip at susuko kaagad. Sapagkat kailangang sa plano at oras ng Diyos mangyari ang lahat. Huwag po nating ipipilit yung ating oras at panahon, no? Alam nyo, pag ibigay ng Diyos yung ating pangangailangan sa Kanyang oras at panahon, totoo, siksik, liglig, umaapaw kapag ito'y ibinibigay. Amen? Amen. Okay. Sa ating po mga pagbasa ngayon, lalo sa ating Ebanghelyo, kung kayo ay nakakapagsimba sa araw-araw, no? Palagi nating naririnig yung mga talinhaga, yung mga parables na ikinukwento ng ating Panginoon sa kanyang mga tagapakinig. At ngayon nga, hinihingi ng mga tao sa kanya, ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang mga talinhaga? At malinaw na malinaw sa ating Ebanghelyo, yung talinhaga noong wheat, yung trigo, at yung masamang damo o yung weed, no? Of course, yung trigo ay kumakatawan o sumisimbolo sa kabutihan, no? Yung mabuting butil. At yung masamang damo ay, of course, kaya nga masamang damo ay di yung mga masasama, masamang ugali, asal, sabi niya iba, asal demonyo, no? Ugaling demonyo. Meron po bang ganyan? Nakatabi kayo ngayon? Huwag niyong tingnan yung mga katabi niyo. Baka kayo magulat. So, joke lang po yan, no? So, naalala ko isang kwento tungkol sa isang lalaki na nung nabubuhay pa siya dito sa mundong ibabaw, ay para bang kinakarir niya ang pagiging masama. Kinakarir niya ang palaging gumawa ng malaking kasalanan sa kanyang kapwa, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Parang mas nai-enjoy niya, no? Na gumawa at maging impluensya ng kasamaan sa kanyang kapwa. Pero ang lahat ng yon ay nagkaroon ng hangganan sapagkat itong lalaking ito ay bigla ang kamatayan. At nung siya'y mamatay, ang bilis ng kanyang enrollment sa kaharian ni Taning. Inakay siya, no, ng dalawang demonyo patungo sa kaharian kung saan may nagniningas, may nagliliyab na apoy. At nung siya'y papalapit na sa kaharian ni Taning, nagpupumiglas siya. Sumisigaw, tumututol dahil ayaw niyang mapunta sa apoy na impyerno. At doon nagsisisi siya. Gusto niyang kumawala, pero huli na ang lahat. Sana naisip niya nung habang siya ay nabubuhay sa mundong ito
katulad ng mga palaala ng kanyang mga kapamilya, kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kapuso, no? Dapat nakinig siya na magbalik loob sa Diyos at yakapin ang kabutihan sa mundo. Huli na ang lahat. Huli ang pagsisisi. Kung kaya't nasadlak na siya sa apoy ng impyerno. So my dear friends, sa araw na ito, totoo, tayong lahat, alam natin yung salitang masama at mabuti. Dalawa na magkasulungat na kapangyarihan ng ating mundo. Isa, yung gawaing maka-Diyos, ang isa naman ay ang evil one. Nagtanim ang Diyos na mabuting binhi sa atin, samantalang ang demonyo ay ang masasamang damo o yung weeds. Alam niyo, mula pa sa sinapupunan ng ating ina, pagkapanganak sa atin, hanggang sa dumating ang kamatayan natin sa mundong ito, ang Diyos walang ibang ninais sa bawat isa sa atin, kundi taniman tayo ng mabuting binhi ang ating mga puso. Totoo, innate na sa bawat isa sa atin bilang tao ang pagiging mabuti. Innate na sa atin ang gumawa ng kabutihan. Pero sad to say, marami pa rin sa atin ang wari ikinahihiya na gumawa ng kabutihan ayon sa hinihingi ng Diyos sa atin. Kayo po ba ng mga narito ngayon, nahihirapan ba kayong gumawa ng mabuti sa inyong sarili at sa inyong kapwa? Di po ba hindi naman mahirap gumawa ng kabutihan? Yung iba kasi sa atin, kapag gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, minsan choosy, minsan pumipili pa. Kapag nagbigay tayo ng something, ang ilan sa atin, they are expecting in return. Naghihintay ng kapalit. Ganun ba ang tamang kabutihan na maging mabuti tayo sa ating kapwa pero in return, umaasa tayo kaagad na may babalik sa atin? Ang Diyos ba, kapag ibinibigay sa atin, humihingi kaagad ng kapalit? Maaring ang kapalit na hinihingi sa atin ay ang ipagpatuloy ang kabutihan na mayroon na ang bawat isa sa atin. Yes, palaging challenge sa atin ang magpakabuti. At minsan, challenge din sa isang tao na nagkaroon ng masamang experience o masamang nakaraan ang magbago, maging mabuti. Bakit? Sapagkat hindi sanay yung mga kakilala niya o yung mga taong nakakakilala sa kanya na gumawa ng kabutihan dahil na-box na siya, naikahon sa ganong pag-uugali at asal. Pero lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng pagbabago sa ating mga pananalita, sa ating mga gawa, sa ating mga nakasanayan. But sometimes, sad to say, maraming judgmental na kahit gumagawa na ng paraan ng isang tao para sa kanyang pagbabago, yung iba parang hindi natutuwa at hindi kumbinsido. Dahil andoon pa rin yung kasamaan.
Dahil gumagawa din ang iba sa atin na hindi sa naaayon na binhi na itinanim sa atin ng Diyos. My dear friends, sa araw na ito, napakasimple ng paalaala ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti laban sa paggawa ng kasamaan. Sabi nga, matatanda na ang iba sa atin, alam na ang tama sa mali. Pero hindi pwedeng gawing exemption yung edad natin. Na kahit ang bata pwedeng turuan ng gumawa ng mabuti at matuwid. Minsan naman, nagre-reflect sa mga bata kung ano yung nakikita sa matanda, sa kanilang mga magulang. Na-adapt nila sa halip na mabuting asal ay di yung masasamang asal, pananalita, pagmumura, ang nakikita at naririnig. Tandaan natin, pinilit ng Diyos na magtanim ng mabuting binhi sa puso ng bawat isa with a guiding spirit para tayo mamuhay ng tuwid sa mundong ito. At yun ang pangako niya. Aakayin tayo ng kanyang mga anghel hindi sa apoy ng impyerno, kundi sa kaharian ng langit na ipinapangako niya. Mga kapatid, simple lang ang paalaala ng Diyos. Kamuhian natin ang anumang gawaing magkakasala tayo. Maging ito'y sa ating mga salita, sa ating mga gawa, o sa ating mga gawi. Itakwil natin ang anumang magdudulot ng pagkakasala sa atin na siyang gawain ng demonyo sa kanyang pang-aakit sa atin. Hayaan nating yakapin ang Diyos sa kanyang kabutihan at maayong sumunod sa yapak ni Jesus. Ano man ang hirap, ano man ang sakripisyo na ating mararanasan, sapagkat ito ang tanging magiging daan natin patungong langit. Ngayon, mga kapatid, saan ba ang gusto ninyong daan? Sa masama o sa mabuti? Mabuting binhi o masamang damo? It is your choice. But God knows, mabuti tayong lahat. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas na iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria, para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Alfonso ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan na dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugal sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Alfonso
Maria Ligori at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mangmapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain na pakikinabang. Lagi nawang tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kognay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, pinagdiriwang ang pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng
parokya para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakihawakan o nasa malapit lang sa inyo ang mga pabibindisyonan ng mga rosaryo, imahen o mga dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahen o dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Tagrayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po sa kanilang lahat at mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Salamat po. Umayo na tipayan, kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.